What's up, guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makatulong sa inyo makadinig uli. At para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tinga. Para sa mga bago sa channel, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here in Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell and let's begin our show. Ang topic natin for today is a case study na kung saan meron tayong nakausap na isang kliyente dito sa Singapore. Surprisingly, bibihira tayong makita ng Pilipino na pasyente na dito nagpakonsulta. Kadalasan kasi nakikita natin o yung mga nababasa natin sa dyaryo o napapanood natin sa TV na mga artista pumupunta dito para magpa-check ng kanilang mga o nagpapa-check up sila sa mga specialist dito sa Pilipinas. So, hindi ko masabi kung isa siyang prominenteng tao sa Pilipinas. However, nung diniscuss sa akin ng mga nurses sa iisang clinic ang kanyang case, sabi high profile daw at kilala sa lalawigan ng Cebu. Pero ang aking palagay naman is no matter yung social status nyo, whether mahirap kayo o mayaman, as long as meron kayong hearing loss, nandito tayo para tumulong. So, isishare ko today is paano ba yung counseling na naganap dun sa pasyente at kung sakaling meron kayong similar na case o similar na experience, please subaybayan nyo tong episode natin for today and hopefully may matutunan kayong mga steps para kung anong gagawin nyo in the future. So, during the counseling, pinastay ako nung nurse sa clinic nung isang doktor na pinagsisilbihan natin dito at sinabi niya nga na high profile yung pasyente, kailangan niya ng hearing implants. So, recently, I stumbled upon this book na ang pangalan niya ay Socratic Selling. Okay? So, hindi ko binabanggit dito sa ating vlog kung ano ba yung Socratic Selling, hindi ko naman binibentahan. Ang point is para matulungan yung pasyenteng may hearing loss, maintindihan yung proseso na kung saan ang inyong salesperson o ang inyong audiologist o ang inyong hearing health professionals ay maintindihan kung ano ang kalagayan nyo. Okay? So, yung point ko kaya binabasa ko yung libro na yun. Hindi yung para lokohin kayo o buduling kayo. Kumbaga, ginagamit ko siya upang maintindihan kung ano ang pupwede natin gawin sa inyong hearing loss. Okay? So, ganito yung nangyari. So, base dun sa book, kailangan tanongin yung pasyente at alamin ng maigi kung saan ba nanggagaling ang problema. So, tinanong ko si Mr. R. Tawagin na lang natin siya sa pangalan Mr. R ng kanyang case history. So, apparently, for Mr. R, 10 years ago, nagkaroon siya ng vertigo. Okay, vertigo. Nahilo siya. Nahilo. So, nagpa-check up siya sa Pilipinas at nakausap niya yung isang magaling din na otology sa Pilipinas na kung saan sinuggest sa kanya na mag-undergo ng CT scan at MRI para makita kung anong nangyayari. Doon nga nakita na merong tumutubong sac o sako sa kanyang nakapaloob doon sa pinakamalalim na part ng ating auditory system. Ito yung tinatawag nating inner ear, okay? So, yung sac na yon o yung tinatawag nating cholestatoma ay nakikita na nakapress dun sa ating semicircular canal o yung part ng ating inner ear na responsable sa balanse. Ngayon, during the operation, nabanggit nung doktor na posibleng may natamaan siyang organ doon sa area na yon, okay? So, yun ang dahilan kung bakit nawala nga ang kanyang hilo, subalit nagkaroon siya ng hearing loss. So, after nun, considered na siyang vertigo-free, subalit ang kanyang main concern
nung prior to, sa ating consult ay yung pagkakaroon niya ng tinatawag nating unilateral sensory neural hearing loss. Ano ba pag sinasabi nating unilateral sensory neural hearing loss? Unilateral, ibig sabihin iisang side ay nakakadinig, isang side ay total loss. Okay? So, over the years, nagpaiba-iba siya ng intervention. Kumbaga, nagsuot siya ng hearing aids, nagsuot siya ng cross, at nung day before na dumating ako para kausapin yung pasyente, nagsuot siya ng tinatawag nating bone-anchored hearing aid. Okay? So, sa makatawid is, during the part ng counseling tsaka ng interview ko doon sa pasyente, yung doktor na nakaraang nakita niya, yung mga audiologist na nakita niya, yung competitor ng kumpanya namin nakita niya, I think na parang hindi nila na-address ko anong challenges dahil nga hindi sila nakinig at hindi sila nagtanong. So ang ginawa ko is tinanong ko yung kliyente na si Mr. R kung ano ba yung feeling niya at ano ba yung current situation niya at yung challenges na kinakaharap niya during nung consult. Dun nga, nalaman nga natin na ang main concern pala ni Mr. R is during meetings, dahil isa siyang businessman, ay nahihirapan siya makipag-communicate dun sa deaf side niya dahil wala siyang access dun. Okay. Bukod dun, napansin din niya na hindi nabibigay ng hearing aids at ng bone conduction device na baha yung ine-expect niya na performance in noisy situation. So sa makatawid is yung mga napangako ng ating mga audiologist at ating competitor, hindi nila na-provide. Okay? So, having said that one, sa akin, panahon ko na, kumbaga, nagpaalam ako sa pasyente na, time ko naman na ako naman yung mag-explain about yung possible solution natin doon sa challenges na kinakaharap ng pasyente, which is hearing in noise at syempre, yung access doon sa side na yon. Okay? So, meron akong in-offer na tatlong products sa kanya. Ito ay ang mga sumusunod. Para sa non-surgical approach, ito yung AdHear. Okay? Yung AdHear is a non-surgical solution ng Medel o yung kumpanyang pinagtatrabahuan natin na kung saan naka-fix yung substrate o yung pagkakabitan ng bone-anchored device sa iisang side na ang benefit niya is walang feedback at syempre nandun siya constant yung kanyang placement sa inyong deaf ear. So yung benefit nun sa pasyente naman na nakaka-experience ng unilateral hearing loss is nagkakaroon siya ng tinatawag nating sound lateralization. So imagine kung yung deaf side ay nandito sa kaliwang tenga, lumilipat yung tunog dun sa better hearing side. Okay? So yun yung benefit niya. Now, after pinatry natin doon sa pasyente yung AdHear, and surprisingly, nakaka-pick up siya ng sound. However, he request na po pwede bang lakasan. So, bilang kanyang o bilang serviceman o bilang salesperson niya, kumbaga sinabi ko sa kanya na ito kasi yung entry level natin pagdating sa unilateral hearing loss. Kung gusto mo ng mas malakas, pupunta tayo ngayon doon sa ating susunod na product, which is yung tinatawag nating bone bridge. So yung bone bridge naman is our surgical intervention siya na kung saan nag-i-implant tayo ng bone conductor sa loob ng ating skull. Okay? So di hamak, mas effective siya sa baha, sa adhere, dahil nga yung transducer mo ay makikita doon sa loob ng ating skull na kung saan magpo-provide ng greater gain para makarinig o ma-transfer natin yung tunog from deaf side going to the normal hearing side. So, kung mapapansin nyo, parang ang manner ng hearing ng bone conduction devices ay similar to cross. However, ang ginagamit natin is transmission to the bone. So, lastly is, eto na yung binigay ko doon sa pasyenteng parang ultimatum ba o yung ultimate solution doon sa kanyang problema. Since he is a businessman, okay, so bata pa siya, nasa early late 50s pa lang siya, pero dahil nga prominente siya, sinabi ko na sa kanya na malayo pa yung mararating niya at meron tayong posibleng gawin na kung saan it is worth trying rather than not.
Ito ang tinatawag nating cochlear implant. So, yung cochlear implant for single-sided deafness is widely accepted na, except sa Asia. Dahil nga masyado tayong nagre-rely sa Western technology, okay, na kung saan eh hanggang hindi pa nagkakaroon ng mga proven papers pagdating sa treatment ng single-sided deafness, eh hindi gagawin ng mga Asian countries. So, sinabi ko sa kanya na widely used na siya sa ibang bansa to revive or to replace or synchronize yung deaf side niya na ma-stimulate uli independent dun sa kanyang better hearing side. Okay? However, yung concern ng pasyente is of course yung duration ng deafness dahil masyado nang matagal baka hindi mag-benefit sa kanya. Apparently, habang sinasabi niya yun, ay nagre-recall tayo ng mga previous cases natin na kung saan yung mga long duration of deafness na na-implantan nagbe-benefit as long as yung cochlea natin is intact o buo yung ating inner ear. Okay? So, sinabi ko sa pasyente, no problem. Sabagay, hindi naman kagad na ang investment naman kasi ay pinag-iisipan. Hindi naman natin siya minamadali. So, I suggested to him na binigyan ko siya ng mga papers or ng journals in regards with benefit ng bone bridge. Okay? Para makita niya talaga kung anong nararapat sa kanya. However, hindi ko pa sa kanya binibigay yung papers about cochlear implant kasi gusto kong ma-discover niya sa sarili niya kung tama ba yung tatahakin niyang investment. Kasi ang kadalasan minsan yung mga kliyente natin, mabigyan mo lang ng maliit na information, kala na nila alam na nila kung ano yung magiging mangyayari. Tulad dito sa YouTube, for example, naghahanap kayo ng home remedy, makakuha lang kayo ng maliit na proof na effective ang isang home remedy, applicable na siya sa lahat. Hindi po ganun. Kumbaga parang meron po siyang science na involved, meron po siyang proof na kung saan pinapakita talaga na ang isang intervention na isang gamutan o isang procedure ay effective at doable. Okay? So, after another day, okay, yun na nga, lumabas na nga sa resulta at tama nga ang ating hinala na buo pa ang kanyang inner ear. Okay? So, sa mga susunod nating episode, hopefully, pag nakabalik siya ng March, ma-i-offer na natin sa kanyang cochlear implant package natin. At para kung sakali man napiliin niya tayo, of course, dahil kapwa tayong Pilipino, is mapoprovide ko sa kanya yung kanyang or yung isa sa mga the best support na marireceive ng isang kliyente galing sa isang audiologist. This again, Sir Eros saying, we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting that subscribe button and notification bell, and see you in our next video. Okay? Para doon sa mga bago sa channel na to, please hit that subscribe button. Okay? At panoorin ang mga episodes na to. Until then, see you soon. God bless. Bye.